Si Ho ay nakakaramdam ng kahihiyan dahil hindi siya naturuan ng ibang mga kasanayan ng kanyang ama. Sinabi ng kanyang ama na magsanay siya sa purong triple unity blade sa kulungan. Sinasabi ni Ken kay Jai-ho na alam niya ang dahilan ng kanyang pag-aalala, ngunit sinabi ng kanyang ama, hindi katulad ng ibang kasanayan, Thoughtless Blade ay hindi nangangailangan ng marami sa kanyang kai. Sinabi ni Ken On-jiu na ayon sa kanyang ama, kapag ginamit niya ang kanilang pamamaraang cultivation, wala siyang magiging problema sa pagsasanay. Sinabi ni Youth Gun na tama yun at huwag masyadong mag-alala si Jai-ho dahil sapat na ang sining ng kanilang pamilya. Nag-aalala si Jai-ho dahil hindi nauunawaan ng dalawa ang mga salita ng kanyang ama at ang pamantayan ng kanyang ama na hindi kailangan ng marami sa kanyang kai ay hindi pareho sa kanila. Nang tanungin ni Ho-san kung gaano katagal siya mananatili, sumagot si Jai-ho na mananatili siya ng ilang araw lamang. Nang tanungin siya ng kanyang auntie kung kikita ay niya si Muin, agad, sinabi ni Jai-ho na hindi pa niya nakikita ang kanyang nakababatang kapatid na si Kane Muin kahit saan. At sinabi ng kanyang auntie niyang hindi niya kailangang point out para lang malaman na ipinanganak siya ng 3 buwan na mas maaga at sinabi niya na wala siya sa oras na yon. Nagulat si Jai-ho nang tanungin kung pumunta si Muin sa malayong lugar, sumagot ang kanyang auntie na umalis si Min. Sinabi ng auntie ni Ho na nakita niya na sa timog kung saan ang mga Hapon ay madalas na sumasalakay, na nagdulot ng maraming casualty at ang mga puwersa ng mananakop ay mas malaki kaysa kayang hawakan ng embahada. Na nangangailangan ng tulong, kaya't naisip ni Jai-ho niya na yun ang dahilan kung bakit lahat ay nagiging sensitibo at nagkakamali silang isipin na mga pirata ang mga yun. Nalungkot si Ho at nagtanong kung may pagkakataon pa kaya siyang makatagpo si Min. Biglang tinanong ni Youth Gun kung bakit nanatili si Jai-ho sa bahay at sinabi ng staff na naglalaro lang siya sa paligid. Sinabi niya na bumisita siya kay Jai-ho ng ilang beses, kahit na pagkatapos na mamatay ang dalawang nakatatanda, ngunit wala si Mian at Jai-ho sa bahay tuwing bumisita siya. Nagtanong si Youth Gun kung balak ba ni Ho na bisitahin lang siya pagkatapos niyang mamatay sa katandaan. Humingi ng paumanhin si Ho, at may halong tawa, sinabi niyang kaya siya bumisita ngayon. Ang hiling ni Youth Gun ay sana'y atali siya doon at manatili ng 1 taon o 10 taon. Ngunit sinabi ni Ho na ang mundo ay patuloy na iikot. Sinabi ni Youth Gun kay Ho na magpahinga ng mabuti sa mga araw ng kanyang pananatili, ngunit humiling din ng 1 pabor. Sinabi ni Ho na gusto niyang gamitin ang training grounds at sumagot si Youth Gun na pwede niyang gamitin yun. Agad-agad na tinignan ni Ho sina Hiwang at ang mga kasama nito at sinabi sa kanila na magsisimula ang pagsasanay kinabukasan ng umaga at ito ay magiging iba sa mga nagdaang pagsasanay, kaya't maghanda sila. Agad na sumunod ang mga kasama at sumagot na susundin nila ang utos. Kinaumagahan, habang nagsasanay si Hiwang, napansin ni Ho na siya'y gumaling, ngunit hindi pa sapat. Kaya't sinabi niya kay Hiwang na masyado siyang nakatuon sa kanyang mga hakbang, kaya't dapat maging natural at lumuwag siya. Sinunod ni Hiwang ang kanyang payo. At nang makita ni Ho sina Choban at Nugon na nakatayo, sinermo na niya sila at tinanong kung ano ang tinitingnan nila. Inutusan silang huwag lang tumayo roon at magpatuloy sa pagsasanay. Agad na nagsimula ang dalawa. 50 araw na ang lumipas mula nang dumating sila sa Hinam Island at si Yogi Ho ay nag-ensayo ng kanyang mga kasama bawat araw. Ang focus ng pagsasanay ni Ho ay upang mapabuti ang kakayahan ng kanyang mga kasama. Ilang araw ang nakalipas, iminungkahi ni Kane na magkaroon ng training match kay Jai-ho at tinanong kung interesado siya sa kakayahan ng kanyang mga kasama. Tumango si Jai-ho at tinanggap ang mungkahi na ikinatuwa ni Kane at inisip ni Jai-ho na magiging magandang karanasan ito para sa kanyang mga kasama. Nang gaganapin ang training match sa pagitan ng Hinam Disciples at mga kasama ni Jai-ho, sumuko si Nugon. Nanalo ang Hinam Faction isa laban sa 3 sa mga kasama ni Jai-ho na ikinagalit ni Jai-ho at naisip niya kung paanong wala silang naipanalo kahit 1 beses. Humingi ng paumanhin ang mga kasama ni Jai-ho, ngunit sinabi ni Jai-ho na mag-e-ensayo sila ng 10 beses na mas mahirap at sinabi sa kanila na mag-e-ensayo sila hanggang sila'y mamatay. Ilang araw pagkatapos, tinipon ni Jai-ho ang kanyang mga kasama at sinabi sa kanila na aalis na sila sa Hinam Island bukas. Sinabi ni Jai-ho sa kanila na pagkatapos ng araw na yon, wala na silang pagkakataong depensahan ang kanilang mga sarili, kaya't maghanda sila. Biglang dumating ang Hinam Disciples at sinabi nila kay Jai-ho na naroon na sila. Kung maghihintay sila ng matagal, sumagot si Ho na kakarating lang nila at tinanong kung nasaan si King Yu,
na sinabi ng renamed disciples na si King Yu ay tinawag ng pamunuan ng bahay. Sinabi ni Jai Ho na wala siyang magagawa tungkol doon, kaya dapat na silang magsimula. Nang tanungin siya ng Hinam Disciples kung ano ang magiging patakaran, sinabi ni Jai Ho na katulad pa rin ito ng dati. Sinabi ni Jai Ho na ang unang makapagputol ng kasuutan ng kalaban ang mananalo. Kaya nagsimula ang laban at sinabi ni Nugon na sa pagkakataong ito, siya ay magiging mahinahon, ngunit umaasa ang kalaban magiging matagumpay pa rin siya. Iniisip ni Nugon na hindi siya naging masaya noong nakaraang laban at noong mga nauna pa. Iniisip niyang natalo siya ng kaunti, kaya't nagdesisyon siyang malagpasan ang pagkakaibang iyon sa pagkakataong ito. Nagtataka si Jai Ho kung ano ang ipapakita ni Nugon sa kanya ngayon. Habang nagsisimula ang laban, iniiwasan ni Nugon ang mga atake ng kalaban at ginamit ang Leap of the Kai, kasunod ng Unlimited Unbounding. Napagtanato ng kalaban na nakikipaglaban ng husto si Nugon sa pagkakataong ito, at ito ay dahil sa kanyang nakaraang pagkatalo, ngunit determinado ang Hinam Disciple na manalo. Nang magsimula ang laban, agad na ipinakita Hinam Disciples ang kanilang posisyon. Nagbigay ng hudyat si Jai Ho at agad na sinabihan sina Hiwang at Shoban na tingnan ang Disciples na yon. Nang tanungin ni Hiwang kung ano yon, sumagot si Jai Ho na yon ay 9 Mountains and 8 Seas, isa sa mga galaw ng Hinam Faction Sword Arts. Ayon sa pangalan nito, ang unang siyam na galaw ay matalim at mabilis, at ang walong sumusunod ay malakas. Nang tanungin ni Ban kung ibig sabihin nito ay matatalo si Nugon, sinabi ni Jai Ho na hindi niya sinabi yon. Habang sila'y naglalaban, sinabi ni Nugon na hindi siya magpapatalo sa pagkakataong ito. Natutuwa si Chuck Ban na nakakasabay siya sa kalaban gamit ang 9 Mountains and 8 Seas. Sinabi ni Jai Ho na nakikita niya yon, ngunit iniisip niyang nagsisimula pa lang ang laban, kaya't hindi dapat maging kampante si Nugon. Gayunpaman, ang kinatatakutan ni Jai Ho ay nangyari, at si Nugon ay naging masyadong kampante at iniisip na siya'y mananalo, kaya tumalon siya para atakihin ang kalaban. Ngunit sa pag-atake niya, binigyan niya ng pagkakataon ang kalaban na putulin ang kasuutan ni Nugon na ikinagulat ni Nugon. At hindi makapaniwala na nangyari yon. Sinabi ng kalaban na siya ay medyo mas mabilis lamang. Nalungkot si Nugon at hindi makapaniwala sa nangyari, ngunit tinapak ni Jai Ho ang ulo niya at tinanong kung akala niya ay mananalo siya. Sinabi ni Jai Ho na nalinlang si Nugon at kahit isang bata ay kayang gawin yon. Sinabi ni Ho na kakausapin niya siya mamaya at sinabing oras na ni Chow Ban at dapat siyang manalo kahit anong mangyari. Ilang minuto ang lumipas, nang nakatayo pa rin si Shol Bond, nag-alala si Jai Ho, dahil ang isa sa kanyang kasama ay mabilis masyadong nagigigil, habang ang isa naman ay sobrang kalmado. Sinabi ni Ho na masyadong kalmado si Chow Ban at kung patuloy siyang magiging ganito, baka mawala agad ang gigil niya. Sinabihan ni Jai Ho kay Ban na huwag masyadong mag-focus at mag-enjoy lang. Sumagot si Ban na naintindihan niya, ngunit sinabi ni Jai Ho na hindi niya magagarantiyahan ang mangyayari kung matatalo si Chol Ban. Sina Hiwang at Nugon ay nagmamakaawa na manalo si Chol Ban. Pagkatapos ng ilang sandali, nagawa ni Joe Ban na talunin ang kalaban. Sinabi ni Joe Ban sa kalaban na yun ay isang mahusay na laban at sumagot naman ang kalaban ng pareho sa kanya. Habang sina Hiwang at Nugon ay pumalakpak para kay Choban at sinabi ni Jai Ho na magaling ang ginawa niya. Sinabi ni Choban na swerte lang siya, ngunit sinabi ni Jai Ho na ang swerte ay isang talento at magaling siyang hindi sumuko at nakipaglaban hanggang sa huli. Biglang sinabi ni Jai Ho na tabla na sila at tinanong si Hiwang kung alam niya ang ibig sabihin nito, na sinagot naman ni Hiwang na alam niya. Biglang dumating si King Yu at sinabing maghintay sila. Ngunit sinabi ni Hiwang na huli na siya at dumating sa maling oras. Gayunpaman, sinabi ni King Yu na matatalo pa rin si Hiwang, kaya't nagalit si Hiwang at sila'y nagtalo. Naiirita si Jai Ho na lagi na lang silang may pinag-aawayan. Ngunit biglang tinanong niya kung ano ang hawak ni King Yu. Sinabi ni King Yu na ito ay kanyang falcon na pinalaki niya, na sinagot ni Jai Ho na alam niyang isang falcon yun, ngunit tinanong niya kung bakit daladala ni Yu ang falcon. Biglang tinuro ni King Yu si Cheo Wang at sinabing yun ang tanungin mo kung ano ang dahilan. Humingi ng paumanhin si Jai Ho kay King Yu, ngunit tinanong ni Yu kung akala ba niya ay maayos yun sa isang paghingi ng tawad. Sinabi ni King Yu na ang bawat isang balahibo ng kanyang falcon ay malaki ang halaga na nilagas ni Cheo Wang. Ngunit hiniling ni Jai Ho kay Yu na kalimutan na lang ito sa pagkakataong ito.
Sinabi ni Jae-ho na sumuko na siyang subukang supalin ang temperamento ni Cheo Wang at sinabing siguraduhin niyang hindi na ito mauulit. Biglang may nahulog malapit sa mga paa ni Kane Yu at nakita niyang ito ay isang patay na daga na inihagis ni Cheo Wang sa kanya. Tinanong ni Yu kung paano niya nagawa yon na ihagis sa kanya ang patay na daga, ngunit sinagot ni Jae-ho na yon ay isang babala. Nang tanungin ni Yu kung ano ang ibig sabihin ng babala, sinabi ni Jae-ho na ang kanyang mga falcon ay nakakaintindi ng wika ng tao at binabalaan niya si Yu na itigil ang kanyang ginagawa. Sinabi ni Hyuang na ang falcon ni Jae-ho ay malakas. Nagulat si Yu at sinabi rin ni Hyuang na isa sa kanyang mga kasama ay nasugatan din ni Cheowang at halos ikamatay niya. Sinabi ni Ban na hindi niya sasabihin kay Yu na makialam sa ibon na yon at sumang-ayon din si Nugon na hayaan na lang yun ni Yu kaya't iniwan na lang ni Yu ang bagay na yon. Sinabi ni Jae-ho kay Yu na itigil ang pagtayo at sumama na sa kanya dahil hindi pa tapos ang laban at kailangan nilang makita kung sino ang mananalo. Gayunpaman, sinabi ni Kane Yu na mayroon siyang ibang bagay na kailangan gawin, kaya tinanong ni Ho kung ano yon. Pagkatapos ng ilang sandali, nakaupo si Ho na may dalawang libro sa harap niya. Nang tinanong niya kung ano ang mga yon, sinabi ni Yook-gun na ito ay mga bagay na kakailanganin ni Ho at maayos itong inihanda. Sinabi ni Ho na medyo mabigat ito, ngunit sinabi ni Yook-gun na buksan ito, kaya binuksan ito ni Ho at nakita niyang nakasulat dito ang kasaysayan ng paglangoy. Binasa ni Ho at nakita niya ang lokasyon ng Hinam, Bingamnam at Sound Mountains. Nang tanungin ni Ho kung ano yon, sinagot ni Kane On-jiu na may mga faction mula sa iba't ibang sekta at pamilya. Sinabi ni Kane On-jiu na inorganisa niya ang mga pamilya ng Light Paths at ang siyam na sekta at sumulat siya ng paliwanag para sa bawat isa. Sinabi ni On-jiu na sinubukan niyang ipaliwanag ng detalyado ngunit may ilang bahagi na kulang sa impormasyon, lalo na tungkol sa Peach and Palace at mga sektang Dark Path. Ayon kay On-jiu na hindi ganun kadali ang pag-organisa nito. Sinabi ni Ho na sapat na yun para sa kanya at natuwa si On-jiu. Sinabi ni Yook-gun kay Ho na huwag magulat at tingnan din ang isa pang libro. Nakita ni Ho na may mga nilalaman tungkol sa Illusion Guardian Deity, ang pinuno ng Dark Path, ang kasalukuyang Panginoon ng Peach at ang pinakaugat ng pag-iral ng Dark Path. Napagtanto ni Ho na ang pangalawang libro ay puno ng impormasyon tungkol sa iba't ibang mahahalagang tao at na ang ikalawang libro ay tungkol lahat sa mga tao mula sa mga sektang nabanggit sa unang libro. Sinabi ni On-jiu na ang mga karakter na nakasulat dito ay iba sa iba, lalo na ang 10 pinakadakilang mga maestro bukod sa mga alamat ng Light Path. Sinabi ni On-jiu na ang mga 10 yun ay kilala bilang 10 Came Home Masters, ngunit tinanong ni Ho kung paano nakuha ni On-jiu alang lahat ng impormasyong ito, dahil ito ay kahanga-hanga. Sinabi ni On-jiu na hindi sila ang sumulat nito na ikinagulat ni Ho. Ngunit ipinaliwanag ni On-jiu na sila ay nasa isang isla sa pinakadulong sulok ng dagat. Sinabi ni On-jiu na kaya nilang makuha ang ganitong karaming impormasyon at tinanong kung narinig na ba ni Ho ang Hot O Moon. Sinabi ni Ho na hindi siya sigurado at hindi niya ito narinig. Ngunit sinabi ni Kane On-jiu na dapat niyang malaman ang tungkol sa Guibang na organisasyon, na sinagot naman ni Ho na narinig niya na ito ay isang organisasyon na nilikha ng mga mahihirap na tao para makapangalap ng impormasyon. Sinabi ni On-jiu na medyo iba ito, ngunit halos pareho sila. Sinabi ni On-jiu na ang mga tao mula sa mas mababang uri, tulad ng mga pulubi, kababaihang nagtatrabaho sa mga brothels, mga magnanakaw, at mga mandurukot, ay nagsama-sama at nilikha ang Hot Almond na organisasyon. Sinabi ni On-jiu na sila ay mahina, kaya nagtipon sila ng impormasyon upang mabuo ang lahat at naging pinakamahusay sa kanilang larangan. Sinabi ni On-jiu na dahil doon, kahit mababa ang kanilang kalagayan sa lipunan, nakapagpatayo sila ng reputasyon. Naunawaan ito ni Ho at sinabi ni On-jiu na ang maganda ay malapit ang pinuno ng Hollow Moon sa Hinam sa Guangdong, at ang ama ni Ho at ang pinunong iyon ay magkakilala. Sinabi ni On-jiu na noong dumating si Ho, nagpadala sila ng isang tao upang mangalap ng impormasyon mula sa Hot Almond at isulat ang mga librong ito. Nagulat si Ho dahil sa maikling panahon, nagawa nilang makakalap ng napakaraming impormasyon. Kaya agad na nagpasalamat si Ho sa kanyang lolo na si Yook-gun at kanyang uncle. Sinabi naman ng kanyang tiyuhin na si Yook-gun na hindi na kailangan yun at pinaupo si Ho. Ipinahayag ni On-jiu na yun ay mahirap din para sa kanila, ngunit malaki rin ang naitulong nito.
Ibinigay ni Youth Gun ang kahon kay Ho at sinabing buksan ito. Nang buksan ni Ho ang kahon, nagulat siya nang makita ang Guangzhou, isang hiyas na kumikinang sa dilim. Lubos na nagulat si Ho dahil napakahalaga ng mga ito. Sinabi ni Youth Gun na upang buhayin muli ang bumagsak na pamilya, kailangan ni Ho ng tatlong bagay, ang sining ng martial arts na magsisilbing ugat ng pamilya, mga talentadong miyembro ng pamilya na magpapalakas sa sining na yun, at higit sa lahat, pera. Kaya naghanda siya ng mga hiyas para kay Ho. Sinabi ni Youth Gun na hindi ito kalakihan, ngunit dapat tanggapin ito ni Ho bilang regalo mula sa kanyang lolo. Sinabi ni Ho na ito ay sobra na at nagpasalamat siya sa kanyang lolo, ngunit sinabi ni Youth Gun na hindi siya ang bumili ng mga ito. Dahil sa edad na niya, hindi na niya kayang magpundar pa ng ganyan kalaking pera. Humingi siya ng tulong kay King Onjiyo, kaya dapat din pasalamatan ni Ho ang kanyang tiyuin sa malaking desisyon na yun. Ngunit sinabi ni Onjiyo na dahil sa mga hapon, hindi siya nakakuha ng mas marami pa. Sinabi ni Onjiyo na maaaring maliit lang ito, kaya dapat ituring ito ni Ho bilang munting regalo. Ngunit sinabi ni Ho na sapat na ito at nagpasalamat kay Onjiyo. Bigla namang tinanong ni Youth Gun si Ho kung handa na siyang umalis. Sumagot si Ho na wala namang gaanong kailangang ihanda. Sinabi ni Youth Gun na kung nagpa siya na si Ho, wala nang dahilan para mag-atubili. Pagkatapos ng ilang sandali, sumakay na si Ho sa barko kasama si Hiwang at ang kanyang mga alagad. Tinanong ni Hiwang si Ho kung bakit siya tahimik at kung malungkot ba siyang umalis. Sumagot si Hiwang na hindi naman yun ang dahilan at naisip niya na sasama si King Yu sa kanila. Sinabi ni Ho na wala silang magagawa tungkol doon. Nakiusap si Ho sa kanilang tiyuhin na isama si King Yu, ngunit nagpa siya na ang tiyuhin na huwag na siyang isama. Sinabi ni Ho na magiging delikado ito para kay King Yu, ngunit magiging isang malaking oportunidad sana para sa kanya. Kaya't nakakalungkot, biglang nagulat si Hiwang nang may makita. Tinanong ni Ho kung ano yun, at itinuro ni Hiwang si King Yu na papalapit habang tumatakbo. Tinanong ni Shulban kung dapat bang sabihin nilang ihinto ang bangka, ngunit sinabi ni Hiwang na dapat nga, ngunit sinabi ni Ho na huwag na at walang kailangan. Nagulat si Hiwang at sinabi kay King Yu na magpatuloy lang sa pagtakbo, ipagtiwala ito sa kanya at tumalon. Ngunit iniisip ni King Yu na baliw si Ho. Patuloy na tumakbo si King Yu at ginamit ang kanyang buong lakas upang tumalon papunta sa bangka, ngunit nag-aalala si Hiwang dahil masyadong malayo ang layo. Iniwan ni King Yu ang kanyang kapalaran sa Diyos. Bigla, itinulak ni Ho si Cheowang patungo kay King Yu at sinabing gamitin si Cheowang bilang tuntungan. Tinuntungan ni King Yu si Cheowang at muling tumalon. Ngunit sinabi ni Nugon na masyado pa rin itong malayo, kaya agad na ipinasa ni Cheowang ang ilang kahoy na tabla kay Ho. Pinuri ni Ho si Cheowang at gamit ang parehong kamay, itinulak ang mga tabla papunta kay King Yu upang magamit bilang tuntungan. Agad na ginamit ni King Yu ang mga tabla at tumuntong dito, at nagulat ang mga tao nang makita siyang lumilipad. Masaya si Ho na mahusay na naipamalas ni King Yu ang kanyang kagalingan sa agility techniques at sa wakas ay halos naabot na niya ang bangka. Ngunit sa huling tabla na tinuntungan niya, bigla itong nabasag at nahulog siya sa tubig. Sa tawa, tinanong ni Ho kung malamig ba ang tubig at sinabing yun ang napala niya dahil sa pagiging late. Ngunit galit na tinanong ni King Yu kung seryoso ba si Ho sa ginawa niya. Ipinasa ni Ho ang isang lubad kay King Yu at sinabihan siyang tumigil sa pagrereklamo at magsimulang umakyat. Habang umaakyat si King Yu, sinabi niya na masyado ng malayo ang ginagawa ni Ho at isinugal niya ang kanyang buhay upang makarating sa oras. Kinuha ni Ho si King Yu at iniakyat sa bangka, sinabing medyo basa siya ngunit tinanggap siyang malugod sa barko.